Hello po sa inyong lahat. Today, gagawa po tayo ng homemade kimchi. Ito po yung aking mga gagamitin para sa aking kimchi. Nepa cabbage, dalawa. And then, ito po yung herbs and leaves na nabili ko. Maganda po ito. Masarap siya pag nilagyan nyo ng ganito. So, kung wala pong ganito, kahit huwag nyo nalagyan, nasa sa inyo yun. Pero kung meron po kayo mabibili, lagyan nyo, masarap. At dalawa pong carrots. And then, dalawang labanos, radish, tsaka spring onions. Ayan lang po, katamtaman lang para hindi mapait. Okay? And then, kailanganin po natin ng vegetable stocks para po malinamnam siya ng konti. At tsaka onions, garlic, tsaka ginger. Okay? At ito pong Kashmiri chili powder ko ay mild hot lang siya. Similar po ito ng Korean chili powder. Okay? So, wala po kasi mabili dito nun. Medyo mahirap. So, ito na lang po ang gagamitin ko para dito. Masarap din po siya at katulad din siya, similar niya. Pero kung meron po kayong Korean powder, yun po yung gamitin nyo, okay? Pero kayo po taga rito sa KSA, subukan nyo po itong gamitin. Similar po niya ito. Hindi siya maanghang, manamis-namis siya na maanghang lang na konti, okay? Ito po siya, nilagay ko siya sa bote. Ayan po yan, okay? Then, gagamit po tayo ng rice flour. Ayan, ayun. Tsaka po patis. Ayan. And then, brown sugar. Ito. Mas masarap po yung brown sugar kesa sa white. So, kung gusto nyo po ng white, nasa side nyo po yun. Okay? So, ako, ito po yung mga ingredients ko sa aking kimchi. Yan. Papakita ko po sa inyo paano natin umpisahin. Okay? Mag-umpisa muna po tayo dito. Ibababad muna po natin to sa asin. Okay? Ayan po ang lahat ng ingredients. So ngayon, umpisahin na po natin itong asin natin, okay? Ng paglagay ng asin. Ito po. Lagyan po natin ng asin yung mga singit-singit niya. Ayan. Dagdagan po natin, okay? Ganito po. Para po maano siya. Malanta siya mamaya. Ayan. So ngayon, ito na po siya. Ilalagay muna po natin sila dito ng 1 hour or 2 hours. Every 30 minutes, binabaligtad po natin sila, okay? Para po yung nasa baba pumunta sa taas. Every 30 minutes, so 2 hours po para mas maganda, okay? So, muna natin to dito ng 2 hours. Ngayon, sunod po natin yung ating mga ibang ingredients. We'll be right back.
So, ngayon, start na po natin itong garlic na may onions, tsaka itong ginger, okay? Ito na po yung ating ginger, garlic, and onions. Ayan, dapat po ganito yung texture niya. Ayan, no? So, set aside muna po natin to. Then, balikan po natin itong mefa cabbage natin. Ibaligtad po natin ng ganito. Mamialisin po natin yan. Ayan. Yan po nasa ilalim. Kunin po natin. Siya yung ilagay na naman natin sa taas. Ayan. Mamialisin po ito. Okay? Pagugas ko. Ayan po. Yung nasa iba, bali ninagay lang natin siya dito sa may ano. Itaas. Okay? 30 minutes. Baligtad rin na naman po natin ulit ito. Okay? Ngayon, punta na naman po tayo sa paggawa ng yung kanyang rice flour. Okay? Ito na po yung paggawa natin sa rice flour. Okay? Lagyan po natin ng 2 cups water. Okay? Ayan. 2 cups water po. Kung gusto niyo po na, kaya, gawin na po natin ng 2 cups and half para marami siya. Ayan. Then, lagay po natin itong vegetables stock. Ayan. Yung vegetable po, isa lang po, gaganyanin natin. Ayan. Para malinamnam yung ating kimchi. Then, lalagyan po natin ng lalagyan natin ng honey. Ayan. Lalagyan po natin siya ng honey ng 3 tablespoons. Okay? Lalagyan ko rin po ng brown sugar yan, kaya lang, mas dinadagdagan ko po itong honey kasi para po, hindi tayo ganun tumaba. Kasi yung sugar nakakataba din. Yan, 3 tablespoons po yung honey na nilagay ko. Okay, ayan po. And then, ito na po yung ating, ayan, nakikita niyo po ba? Rice flour. Ayan. Lalagyan po siya natin ng, 5 tablespoon, okay? Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Then, kalahati po. Dagdagan natin ng konti. Okay? Tutunawin muna po natin siya bago natin siya isasalang dun sa alan natin, okay? Para hindi po mamuumuo yung ating rice flour. Maganda po gamitin natin yung glutinous rice flour, yung pong malagkit na powder. Mas maganda po yun, malagkit siya. Ayan. Ngayon, isasalang na po natin siya dito sa kalan, okay? Hanggang lumapot siya. Ito na po. Medyo lumalapot na siya, okay? Basta ganitohin niyo po siya ng parati para hindi siya didikit, okay? Ayan po. Kanina, isa, okay? Dabihan, isi-simmer lang po natin to, ayan. Hindi pa po siya pwede. Mga after 15 minutes, pwede na po to. Yung parang medyo magiging paste na ang dating niya, pwede na yon. Tapos, i-cool down po natin to, palalamigin natin bago po natin paghalo-halo yung ingredients. Okay? Hi po, ito na po yung ating kimchi kanina na nilagyan natin ng asin. Ayan. Tignan nyo, nalanta na siya. So, ibig sabihin yan, pwede na. Isang oras at kalahati ko siyang binabad sa asin. Ayan o, lanta na. Okay? So, ngayon, magbabanlaw na tayo. Banlawin natin ng maigi para yung alat, mawala yung alat na pinagsisiksik natin dito. Okay? Ayan. Ganyanin po natin kasi maalat ito. Banlawan nyo ng 2 beses. Danda lang po yung piga. Katamtaman lang, ha? Don't forget. Kasi po, matutunog yung cabbage nyo. Ayan. Pero i-drain pa rin po natin to ng maigi, okay? Dahil marami po siyang marami po siyang asin para hindi po siya maalat. Ayan. I-drain pa po natin siya ng mga 30 minutes, okay? Bago po natin siya paghahaluin. Hello po. Ito, malamig na po yung ating rice flour na ginawa kanina. Ayan, dapat ganito po yung texture niya, medyo malapot. Okay? Start na po natin pag-aluluhin yung ingredients niya. Alam niyo po, may nakalimutan akong ilagay dito na dalawang ingredients ko. Kasi hindi po ako nakabili kanina ng apple, nakalimutan ko. Dinalagyan ko po ito ng isang apple.
At biniblender ko rin po siya para pinong-pino siya. Hinahalo ko po rito para lalo po masarap yung kimchi ko. Subukan nyo po gawa kayo. Lagyan nyo siya ng konting apple. Tsaka yung sesame oil. Tsaka po yung sesame seeds. Lagyan nyo siya. Ngayon meron po akong sesame seeds. Kaya lang po yung sesame oil. Naubusan ako. Ay, sorry. Nahulog. Then ito po yung ano natin kanina na yung ginger paste natin. Tsaka garlic at onions. Dalawang spoon muna po ilalagay ko kasi ayoko po na mapakla siya ang lasa. Pwede tansyahin nyo lang po. Dalawang spoon at kalahati muna kasi masyado po marami ito nagawa ko. Dalawang spoon at kalahati. Kasi pag dumadami po ito, pumapait. Ayoko po kasi na mapait. And then ito po yung sugar natin, brown sugar. Ano po siya, 1/4. Kung gusto mo po niyang matamis, dagdagan nyo. Ito naman po yung ating chili powder, pepper. Ayan. Kalahati po siyang cup. Kung gusto nyo po medyo maano siya, ma... ano ba yon? Yung manghang, pwede nyo po siyang gawin na 1 cup. Ako, half cup pa lang po itong nilagay ko. Then, lalagyan ko po siya ng 4 tablespoon na patis. Ayan. Pero tansyahin nyo rin po yung alat kasi yung kimchi natin, medyo ano na po yun eh. Alat-alat na konti. 4 tablespoon po pwede. Kung meron po kayong alamang na hipon, yung maliliit na fermented, yun po ang ilagay nyo, dalawang ganito. Kaya instead na patis, ilagay nyo yun. Lagay nyo rin siya ng konting patis. Ay, mas masarap po siya. Nasubukan na po namin yun. Kaya lang, hindi po ako nakakita kanina yung fermented na shrimp na maliliit. Kagaya po nito, 4 tablespoon yung patis. O, 2 tablespoon nung ano, yung fermented shrimp na yun na sinasabi ko sa inyo. Then, 2 tablespoon na lang na patis. Tansyahin nyo lang po yung alat kasi pag masyadong maalat, hindi siya ganun masarap. Masarap po yung manamis-namis siya na medyo tabang-tabang na konti. Aluhin lang po siya ng mabuti. Ayan. Try nyo po yung lagyan nyo siya ng isang apple na i-blend nyo rin po siya ng ganito. Blender nyo rin siya ng ganito. Mas lalo po yung masarap ang tamis niya nun. Tsaka yung sesame oil. Kasi hindi po ako nakabili kanina eh. Tikman po natin. Dagdagan ko po ng konti yung sugar, okay? Nang 2 tablespoon para po matabis siya yan. Kasi ako gusto ko po yung manamis-namis siya. Kayo, kung gusto nyo yung sakto lang, nasa inyo po yung sa templa nyo. Titikman nyo po itong face na to. Aluhin lang po siya ng mabuti. Yan, okay na po yung lasa. Ilagay na po natin to. Ay. Tama-tama lang po yung anghang niya sa half cup. Kung gusto niyo po ng manghang na manghang, 1 cup. Yung Korean powder nyo. Ayan. Aluin po nyo ng mabuti. Haba pong tutuyo natin yung dinidrain natin yung kimchi, set aside muna po natin to. Pero lagyan na po natin siya ng sesame seed. Ayan, ito po. Sesame seed roasted. Masarap po ito pag meron siyang ganito. Natikman ko po kasi sa restaurant yung kimchi nila, meron siyang sesame seeds. Tsaka, yung pong ano, sesame oil, huwag niyong kalimutan. Nakakasarap po yun. Wala lang po kasi ako eh, kaya hindi ko ito nalagyan. Dagdagan po natin yung sesame seeds, mas lalo siya masarap. Ayan. Okay, set aside lang po natin to mamaya. Alo-aloin na po. Ito, umpisahin na po natin yung ating kimchi. Okay? Ito po, okay na siya. Hi po, ito na po yung kimchi natin. Pasensya na po, hindi ko na po nakita na naipakita sa inyo yung procedure na paggawa ko ng paglagay ko nitong mga ano niya, mga ingredients niya sa loob. Kasi nawala po yung record ko na out of space po ako dun sa ano, dun sa cellphone natin. Okay, kasi yun ang ginamit ko. Ito po,
Ganito na lang, ayan, linagay ko na rin po para ipakita ko lang sa inyo. Siniksik ko po yan siya sa loob-loob, ayan, yung lahat ng sauce, yung vegetable, etc. Linagay ko po lahat dito sa loob, okay? So, ayan, buo po siya. Buo-buo po siya natin ni peppermint para po kapag ano, na ferment na siya, pagkakainin na po natin, eh ano na lang pong gagawin natin, yung ay ano ba yan, ayun, ganito po, ayan, ihiwain na lang po natin, ayan, hindi po maganda yung kulay ng camera natin, ayan o, lalagay ko lang, lalagay lang po dun sa loob, then gaganituhin po natin siya. Ayan po. Malalaki po siya. Pag kakainin nyo na po, doon na lang po natin siya, ano. Pag kakainin, doon na lang siya po putulin. Pero kayo, kung gusto nyo pong, ano, putulin, nasa sa inyo naman po yun. Ayan. Siksik nyo lang po yung mga ingredients niya doon sa mga loob-loob niya. Tapos gaganituhin nyo lang siya. Ayan po, oh. Madumi lang po yung paggawa ng kimchi, oh. Kasi ano, makulay. Ano ba yan? Ayan po yung kimchi natin. Ayan. So, ito pong sauce na natirang to, ilalagay natin dyan. Ayan, na po ang ating kimchi. Maraming salamat po. Good night sa inyong lahat. Baka ma-auto space na naman po itong aking pang-record. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating kimchi today. Hello po, ito na po yung ating kimchi. Hiniwa-hiwa ko po yung isa, ayan. Para po tikman natin kung anong lasa niya. Ayun, tama lang po yung kanyang alat. Pasensya na po kayo kanina. Out of space po yung akong record sa cell. So, kaya naputol-putol po yung video natin. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Good night. Sa susunod pong gagawa tayo, iksiin ko na lang. Thank you po sa inyong lahat. Kain po tayo ng kimchi. Good night.